Yan. Ang share ko po sa inyo ngayon ay ano, itong yung title ay Why Do I Love the Bible? Ayan, ang message mo na to, testimonial message din to. Ayan, kaya relate din ako kay Berna kasi ganyan yung mga matatalino eh. hindi ko naman na-achieve yung kagaya sa kanya na Dean's List, ganyan. Pero, ayun nga, di ba, marami tayong mga pangarap na naalis din, di ba, dahil nga sa pagsunod natin sa Panginoon. Ayan, kasi itong month na to, di ba, ngayong Bible month, pansin ko nga rin ang dami sa atin ng mga nakapag-testimony. Kaya gusto ko rin po i-share yung testimony ko, pero isisingit-singit ko lang to sa mga, ano, dito sa message na to. Pero naniniwala tayo, di ba, na powerful ang message ng testimony. Di ba, kasi ang testimony may layunin siyang i-glorify ang Panginoon. Tsaka hindi ito mapapasinungalingan kasi ginawa ng Diyos talaga yun sa buhay mo. Totoong nangyari yun, di ba? Kaya yun, ayun nga, sa ito na share ko na to dati, pero ayun, hindi ko naalala kung paano ko siya na-share noon. Pero ngayon, isi-share ko siya as testimonial message din. Ayan, sa testimony ko naman about sa Bible, kahit Christian family na kami since birth, hindi talaga ako nagbabasa ng Bible. Tapos, yun nga, ano, kinakwentuhan lang kami ni Mama ng pakonti-konting kwento, kung sino si Moses, sino si Samson, ganyan-ganyan. Pero hindi talaga ako ganong interesado, tsaka hindi ko nga alam kung totoo ba yung mga kwento na yun, ganon. Tapos si Mama, Papa, tsaka tatlong ate kong panganay, sila lang yung nagbabasa ng Bible. Tapos, ano, kahit minsan nakakalat yung Bible ni Ate Ruth, parang, ano, nihiyang-hiya ako na may isa akong kapatid man lang na makakita na bubuksan ko yung Bible, ganun. Sobrang, ano, ako na ayoko, yoko lapitan nyo, ganun. Parang, feeling ko, baka maisip nila, nagiging banal na ako, ganyan. Kaya parang, isipin nyo Christian na ako, pero ganun pa yung dating sa akin nun. Kaya wala talaga akong alam sa Bible. Para sa akin, ano, okay na yun, nagsisimba naman ako, tsaka nagpe-pray naman ako tuwing gabi, pwede na yun, kahit di na magbasa. Tsaka para sa akin, napaka-imposibleng makatapos ako ng Bible kasi nabasa niyan. Kasi hindi naman ako reader. As in, tamad na tamad talaga ako magbasa. Gusto ko kung may bubuklatin akong book, kailangan may picture para mainganyo ako, ganun. Ayoko ng puro words, nahihilo ako, ganun. Pagka puro words lang nakikita. Tapos yun, ano, tanda ko rin dati, nung hindi pa ako nagbabasang Bible, talagang puro ako self-pity. Yung lagi akong awang-awa sa sarili ko, na lagi kong sinasabi yung ano, sabi ko, ba't pa ba ako nabuhay? Gusto ko na mamatay. Di ba? Bakit ba? Ano? Parang lagi paulit twice ko palagi sinasabi. Gusto ko na mamatay. Ganun. Tapos, lagi pag naririnig ni Mama na gumagano ako, sabi, Jesus name, ano ba yung mga sinasabi mo? Ganun. Buti na re-rebuke ni Mama. Pero, lagi ako nagdadramang ganun na, ba't pa kasi ako nabuhay? Gusto ko na mamatay. Ganun. Tapos, feeling ko kasi, walang kwenta yung buhay ko. Parang, ano, parang lagi ko sinasabi, ba't ba ang hirap namin? Ba't wala kaming pera? Ba't ba ang hina ko? Bakit wala akong talent? Ba't hindi ako matalino? Ba't ang pangit ko? Ganun. Tapos ba't ano, bakit wala kaming bahay? Ba't wala kaming pambili ng damit, sapatos? Ganyan-ganyan. At ba't wala kaming makain? Bakit wala akong baon? Tapos bakit ang sasama na ugali ng mga kapatid ko? Ganun. Kasi ang away-away kami noong panahon na hindi kami nagbabasa ng Bible. Kaya sobra talagang napaka-nega ko, napaka-nega ng isip ko, napaka-nega ng damdamin ko. Sobrang nakakaawa yung kalagayan ko. Pero nag-start ako makapagbasa ng Bible nung kinare group na ako ni Ate Ruth nung second year high school kami. Tapos, doon ko nalaman yung salvation. Talagang alam ko na yung mga Jesus, si Jesus na pa ako sa cross. Pero hindi ko naiintindihan. Pero nung kinare group kami, doon ko na naiintindihan na ganun pala yung salvation. Tapos nalaman ko na kung bakit mahalaga ang pagbasa ng Bible. Tapos yun, that time, wala pa kami pambiling Bible. Ang binasa ko lang yung makapal na Tagalog na Bible, ganun. Tapos ano, nagkaroon naman kami ng Gideon's Bible na free. Pero hindi ko magets kasi sobrang lalim. Tapos ano naman, nung nagpa-sponsor si Atelot para sa care group ng NIV na Bible, yun yung first na personal Bible ko. Sobrang enjoy ko noon. Dahil syempre nagguguit-guit ako, nagko-color-color ako, kinulayan ko lahat. Ayan, kaya parang ano, sobrang enjoy ko at nagme-memorize na rin ako ng verse. Kaya yun yung una kong Bible na na-enjoy ko talaga. Tapos dumating yun din yung time na uhaw na rin ako sa matuto ng Bible. Lumalim na ako sa ano, sa pag-unawa. Tapos sabi ko, ayoko na nang puro ganito lang, gusto ko maintindihan ano ba ibig sabihin nito. Kaya nag-study yung sa office ni Papa kasi maraming books. Lagi ako pumapasok ng office niya para humila ng mga study Bible. Sabi ko, uy, maganda 'to. Yung ang una ko nakuha doon, yung life application study Bible, yung paano mo ma-apply sa buhay mo yung Bible. Kaya yon, kinukuha-kuha ko yon araw-araw. Tapos may guwit-guwitan ko na rin, tapos babalik ko na lang sa office niya araw-araw din. Kasi minsan nahanapin niya, Mary, asan na yung ano ko, yung Bible ko? Sabi ko, ay, babalik-balik ko lang. Tapos, dahil sa kakahiram ko noon, natapos ko yung life app. Tapos, nakita ko na naman may bago siyang bili, yung Ganap na Buhay Study Bible.
Tapos yun, sabi ko, uy, wow, ganyan-ganyan. Yun naman, Tagalog siya na study Bible. Tapos yun, hinihiram ko rin araw-araw. Ako rin yung nagguguhit. Tapos ano, babalik-balik ko lang din sa kanya. Tapos kakahiram ko rin, no, natapos ko yun. Tapos meron din nagregalo kay Papa ng Dick's Bible. Eh, mahal yun, 5,000 yun. Kaya, ano, ang ganda, lagi ako nagte-take notes dun sa mga, kinukuha-kuha ko rin yung Dick's Bible niya. Pero hindi ko natapos, sobrang haba. Dami-dami. No? Tapos, ayun nga, na, dahil, tapos ano din, nakita ko rin yung Bible Encyclopedia ni Papa. Inarbor ko yun, inuwi ko yun kahit nung kinasala ko. Kasi, sabi ko, paakin na lang to, ha? Kasi ang galing nung encyclopedia na yun, lahat ng gusto mong anuhin, nandun yung mga ano, palipaliwanag, may picture, ganun. Kaya parang ano nga, parang hindi ko maintindihan kung paano nangyari na naging ganun ako kasi pag alam niyo after ko ng school, unari, kakauwi ko lang galing sa PL Moon, pag uwi ko ng tanghali, magbabasa akong life up. Ganun ako kasi pag na hindi ko maintindihan, hindi ko mapaliwanag kung paano ako naging ganun kasi pag kasi hindi nga ako makapagbasa, di ba? Hindi ako nagbabasa at saka yon miracle talaga na ginawa ni Lord na naingganyo ako ng ganun sa Word of God. Pero bago ang pagpapatuloy niya, basahin muna natin yung key verse natin. Ayan, sabi dito sa Psalms 119:97-104. Sa verse 97, iniibig ko ang inyong kautusan. Kaya ang title nito, bakit ko mahal yung Word of God. Ayan, iniibig ko ang inyong kautusan. Palagi ko itong pinagbubulay-bulayan. 98, ang mga utos nyo'y nasa puso ko. Kaya mas marunong ako kaysa sa aking mga kaaway. 99, mas marami ang aking nauunawaan kaysa sa aking mga guro. Matalino pa daw siya sa teacher niya. Dahil ang lagi kong pinagbubulay-bulayan ay ang inyong mga turo. 100, higit pa ang aking pag-unawa kaysa sa matatanda. Dahil sinusunod ko ang inyong mga tuntunin. 101, iniiwasan ko ang masamang pag-uugali upang masunod ko ang inyong mga salita. Hindi ako lumihis sa inyong mga utos dahil kayo ang nagtuturo sa akin. 103, kay tamis ng inyong mga salita, mas matamis pa ito kaysa sa pulot. Sa pamamagitan ng inyong mga tuntunin, lumalawak ang aking pangunawa, kaya kinamumuhian ko ang lahat ng gawaing masama. Yan, di ba? Kaya sabi niyo, agree ako sa mga sinabi ng psalmist dito. Kasi mula nung nabasa ko yung Bible, mula na second year ako, hanggang ngayon, ano lang ako noon, anong taon ba ako? 15. 15 lang ako noon, o 16. Ngayon, 31 na ako, magte-32. Ganun katagal na ako nagbabasa ng Bible. Mula noon, ever since, hindi ako tumigil magbasa ng Bible. Kaya, wala akong record na nag-backslide ako kasi never ko din iniwan yung Bible ko. Kasi ang isang taon na lagi niyang hawak Bible niya, hindi ka mawawala kay Lord. Kasi ayan yung magiging foundation mo at pagpapatatag sa'yo. Kaya yon at nasa puso ko talaga yun, di ba sabi niya, pwede pala ilagay sa puso yung salita ng Diyos. Kasi malalaman mo na nasa puso mo na yung Word of God kapag kaya mo na siyang banggitin. Kaya mo na siyang namememorize mo na, di ba kaya mo nang banggitin na walang kopya. Ayun yung ibig sabihin na nasa puso mo na. Tsaka yung hindi ka rin may isaan daw ng kaaway mo. Kasi na sa personality ko, 'di ba? Tingin nila dahil mahina ako, maliit, mahihiyain, mahinhin, feeling nila madali akong ibuli, lokohin. Maraming mga ganong akong encounter pero kahit kailan hindi ako naloko ng mga ganon. Tsaka hindi ako nabully, hindi ako nauto, hindi ako nabola kasi nababasa ko sila ayon sa Word of God. 'Di ba? Kaya totoo talaga 'to. Tapos yun din na, yung sabi dyan na mas matalino ka pa daw sa teacher mo kapag alam mo yung Bible. Kasi dati yung naalala ko sa college, nakikinig ako sa prof ko sa philosophy. Sa isip ko, habang nakipinapakinggan ko siya, sa isip ko, parang ba't ganito? Parang ang babaw ng papapaliwanag ng prof namin. Tsaka may puro lang siya ng knowledge, pero hindi niya ma-define yung meaning ng buhay. Parang hindi niya masabi, ano ba yung buhay? Ganun. Parang nabababawan ako sa kanya sa isip ko, Ba't nga dahil sa alam ko na yung Word of God, na ano ko na ang babaw ng mga sinasabi niya. Yan, kaya yun nga na, dahil unbelievers sila, wala silang alam sa Diyos. Di ba ang wisdom, nagmumula siya kapag may takot sa iyo sa Panginoon. Kaya talo natin yung mga, kahit sobra dami nilang knowledge, kung ikaw, may takot ka sa Diyos, alam mo yung Bible, mas magaling ka pa talaga sa kanila. Yan, tapos yun din, naalala ko rin nung, yan, yung parang yung mga masamang pag-uugali, na nakikita mo na ano yung masama at hindi ay maganda at saka hindi magandang ugali. 'Di ba dahil sa Word of God. At patuloy pa rin 'to, 'di ba, na nagpapalawak ng ating pag-unawa. Dati ang dami-dami kong tanong, nung bata ako, sobrang dami kong tanong. Pero nung nabasa ko yung Bible, doon ko lang nasagot lahat ng mga tanong ko. 'Di ba? Kasi totoo talaga ang Word of God ay nagbibigay sa atin ng malawak na pang-unawa. Tapos yun nga, gusto ko lang pakita sa inyo yung pinagkaiba. Dati nung hindi pa ako nakakapagbasa ng Bible, ganito grade ko. Ay ganito yung remarks ng teacher ko sa card. Noong elementary ako, grade 4 ata, grade 5. Sabi ng teacher ko,
She needs more encouragement to study harder. Napakatamad ko talaga mag-aral, di ba? She has to exert second grading. She has to exert more effort in her studies. Third grading, paying more attention in her studies is needed. Di ba? Ibig sabihin, pinapaulit-ulit sinasabi, pag-aralin niyo po yung anak niyo, turuan niyo yung anak niyo na mag-aral. Kasi ganito yung grade ko. Pakita yung grade ko. Ayan. Ang general average ko, 78.88. Di ba? So, hindi pa naawa sa akin yung math ko, 72 pa yung nilagay. Kaya grabe talaga, di ba? Kasi yun nga, pinakaayaw ko rin yung math kasi noong time na yan. Tapos, sipin nyo, parang napakabobong bata naman ito. Parang ganun yung pinaparating ng teacher ko sa akin. Tapos yun nga, kasi nga that time, wala, parang yun nga, hindi kasi ako mahilig magbasa, puro lang ako laro, ganun. Tapos, dahil nga nung nagbasa na ako ng Bible, naalala ko nga yung picture na to. Ayun yung life up ni Papa. Tapos ito yung Bible, smallest Bible ko. Tapos ito yung ganap na buhay. Ayun ko, put ko doon yung picture ko. Tapos ayan, yung, hanggang sa nagkaroon na ako ng sarili kong life up. Ayun nga, parang ayun na, dahil nagbasa-basa na ako, college ako, nag-start ng magbasa ng study Bible. Ito na yung, kinuha ko lang yung card, yung grade ko sa college na ano, na ito yung wala kong dos. Hindi pa ako nag-aaral mabuti niyan. Alam mo yung kinig-kinig lang, ganyan. Hindi pa ako nag-aaral mabuti niyan. Yung ibig sabihin ng mga one, nine, line of nine lahat yan. Diba? Kinuha ko lang yung sem na puro nine line of nine yung grade ko, yung walang dos. Pero ibig sabihin, isipin nyo may pag-asa, di ba, na parang sabi ng teacher ko, parang ang bobo ko, ganun. Pero yun nga, dahil sa Word of God, nakaintindi na ako, di ba? Tapos hindi pa ako nag-aaral, busy ako mag-ministry niyan. Di ba, parang ano-ano lang, busy ako sa church, pero ganyan grade ko, di ba? Kasi ganun yung ginagawa ng Panginoon kapag natututo na tayo ng Word of God, di ba? So ayun yung 2009 pa yan. Yeah, tapos pakita ko lang din sa inyo yung mga Bible ko para maano ko sa inyo na mangarap din kayong magkaroon pa ng iba't iba pang version at gastusan nyo. Sabi nga ni Ate Ruth sa mga kabataan nila sa Maine, sabi niya, kayo ang ganda-ganda ng cellphone nyo pero yung Bible nyo okay lang gula-gulanit, di ba? Na gastusan nyo rin yung Bible nyo kung ginagastusan nyo cellphone nyo. Dapat para okay na tong Bible na to, pero yung ano natin Bible, di ba? Hindi natin inaano, hindi natin pinag-iipunan. Yeah, yan, bumili ako, regalo lang pala sa akin yan. Yan, ito yung mga Bible ko, Sweet Love Bible. Tapos, ayan yung loob niya. Tapos may mga ano-ano lang din. May mga candy-candy sa loob. Tapos, ito pa yung isa, meron din ako Once Upon a Time Holy Bible. Ganyan yung loob. Ayan. Tapos, yung ano naman, meron din akong Global Study Bible. Ito naman, may paliwanag siya. Ayan, yung loob niya. Yung may mga paliwanag siya sa ilalim para magets mo talaga yung mga verse. Tapos yun nga, ito yung ganap na buhay. Pangalawang basa ko na to kasi yung kay Papa nga yung nabasa ko talaga ng buo. Tapos nagkaroon na rin ako ng kopya, yan, Ganap na Buhay, Magandang Balita, Biblia version. Tapos ito naman, yung Bible for Kids nga, di ba, na talagang in-aim ko rin na mabili kasi ang dali mapintindihan ng bata kapag tinuro yan. Kaya gusto ko rin may ganito, kasi kahit mahirap, intindihan, pakinex pa. Yan, may mga picture-picture na ganyan. Tapos meron din akong Bride's Bible, ito yung Bible nung kinasal ako. NKJV, yan yung favorite kong version, NKJV. Tapos, at meron din akong NLT, yung Tyndale Holy Bible, yan. Tapos, yung Salita ng Diyos na Bible, ito bigay rin ito ng church, di ba? Yan, Salita ng Diyos. Tapos, meron din ako Amplified. Sobrang hirap na hirap ako intindihin to. Hirap na hirap ako basahin. Ang lalim ng English. Tapos, nagkaroon din ako ng Smallest Bible. Alam niyo, wala na ngayon ganyan eh. Ito yon, Smallest Bible. Tapos, ano, dati ganyan kaganda yan. Pumangit na kasi nga. Dahil gamit ng, favorite ko kasi ito eh, kaya dinadala ko kahit saan. Eh, dati may lalagyan, mayroon pa tong ganun holder. Natanggal na kasi, sobrang gamit. Pero ito, big, ano lang to, inarbor ko lang to sa, ano, kasi nung binili niya, nalalabuan siya, hindi niya makita yung liit. Ganito siya kaliit to. Yeah, pero buong Bible to, ah, Genesis to Revelation. Yeah, tapos yun nga, ano, kaya thank you Lord sa ganito na Bible ko. Tapos, and ito yung life up ko, kinover ko na dahil kikay nga, di ba? Napalitan na yung cover. Tapos, ito yung loob, di ba? Nang, yun, yung pinakamaganda talaga sa akin, life up, study Bible. Tapos, ito rin yung encyclopedia inarbor ko kay Papa. From A to Z. For example, ito yung letter, pakinext, yan, yung loob, letter Athens, may mga kung ano-ano sinasabi doon, tapos may mga picture din, ganun. Kaya sobrang nakakaano siya na marami pa kayong i-aim na ano, marami pa kayong maiintindihan sa Bible. Tapos yun naman, yung itong nagka-tablet ako, pag-pray nyo rin talaga magka-tablet kayo kasi sa tablet, pwede rin kayong mag... Meron akong bilingual Bible dyan, English-Tagalog. Tapos meron din akong dito, yung Salita ng Diyos na version. Tapos pwede rin ako mag-compare itong next yan.
Kunwari, pagko-compare ko yung NASB tsaka yung King James Version, ganun, sa End Bible. Tapos yung, marami rin akong devotional dito, sobrang dami. Siguro lampas 100 devotional ko dito sa tablet. Kaya araw-araw, ang dami ko. Tapos meron din ako mga Christian books na yan. Ay, hindi, balik. Yan, mga Christian books na pwede kong gamitin tsaka mga study Bible. Tapos yan naman, pwede ako magkaroon ng one, balik. Ayan, yung one-to-one na mga kopya. Yung itong mismong preaching na tinuturo dito sa church, di ba pwede nyo i-download, tapos malalagay na sa mga cellphone nyo o sa tablet nyo para mare-review nyo yung lahat ng mga lesson ngayon. Di ba kaya pwede kayong mag-one-to-one sa room kasi meron kayong kopya. Tapos yan, ito rin yung may life up din ako dito sa tablet. Tinuturo sa Sunday School si Jacob, yung mga strengths and accomplishment, ganyan. Tsaka ito rin, yung next, pwede nyo rin alamin lahat, kunwari lahat ng letter F, lahat ng tukos sa fall, ito yung mga verse. Lahat ng mga faithless na word, yeah, mga verses. Hanapin nyo yun para maintindihan nyo, ah, ito pala yung sinasabi ng Bible tukos sa, kunwari, faithfulness, ganun. Tapos pwede rin kayo mag-download ng Bible dictionary. Ano ba ibig sabihin ng ganitong word, di ba? Ano pa ibig sabihin ng ganitong pangalan sa Bible? Yung tablet nyo rin, pwede nyo lagyan ng mga videos ng Bible Project. Yan, paki-next. Yan, mga anytime pwede nyo matapos from Genesis to Revelation. Then, ito rin, di ba, may mga picture din yung Bible Project. Eh, ayun pala yung ano nila, yung channel, di ba, sa YouTube. Tapos, ito pa yung mga picture naman. Pinaliwanag dyan kung tinatamad kayo sa puro words. Ayan, puro drawing na para maintindihan lang natin. Tapos yung sa Illumina videos din, yung ano yung itsura ng tabernacle, di ba, na ano kayo, ano yung mga description. Ayan, panoorin nyo yung video, malalaman nyo, ganun pala itsura ng tabernacle. Tapos meron din ako dito sa tablet ng mga chords tsaka lyrics. Kunwari gusto kong mag-tog, gusto ko mag-gitara o kaya piano. May lyrics tsaka chords para, yun, parang hindi ka mawala sa pagpupuri kay Lord. Tapos meron ding audio Bible, di ba? Ayan, mga audio Bible na pwede mong gamitin pag naglalaba ka, nagluluto, di ba, nasa traffic ka. Play mo lang audio Bible, di ka na malalayo sa salita ng Diyos. Tapos kung gusto mo nyo rin na mag-play ng mga, makatuklasan nyo mga bagong mga kanta, search nyo yung Integrity Hosanna, mga album. Tapos meron din tayo, sa Tagalog naman, Papuri Singers na mga album. Yan, nadami nyo matutuklasan mga singer dyan na mga Christian songs. Tapos, kung gusto nyo naman manood ng mga palabas o ano, di ba, The Chosen, yan, punta nyo yung channel nila. Mga It's Supernatural, di ba, kung gusto nyo ma-amaze sa Supernatural. Pati mga iba pang mga version ng Bible. Ako naman, okay lang sa akin, basta may ano lang. May isang version ako ng Bible. Ito yung mga wala pa ako. Yan yung, yan, meron ding woman, tsaka woman's Bible, tsaka men's devotional Bible. Itong Dick's Bible, mahal talaga kasi yan. Tapos yung The Message, NASB, Poimen, di ba? Tapos yung, ayun yung para po sa mga adult, yung giant print Bible, yan. Para hindi kayo mahirapan tignan, ang laki ng print niya. Tapos yan, yung Ambiblia version, na iba pa. Di ba? Kaya, ano, parang yun nga, para sa akin, okay lang yung, ano-ano lang, yung may sarili, may, basta may mga version. May mga napamigay na rin akong Bible dati kasi, doble na yung version ko. Ayan, kaya dati, di ba, ang hirap po magkaroon ng Bible. Pero, ngayon, isipin nyo, wala nang magiging excuse ang bawat isang tao. Kasi, kaya mo nang makabili ng Bible, 200 nga lang, meron na. May mga free Bibles na ngayon. Tsaka napakadali magkaroon ng kopya ng Bible. Di ba, ang dali makababad sa salita ng Diyos. May video, may audio, may picture, may movie, books, preaching, vlogs. Lahat na available, di ba? Pwede mo ma-download lang. Kaya that's why nga rin po, malapit nang bumalik ang Panginoon. Kasi lahat na ng tao, eh, maririnig na nila yung salita ng Diyos, napakadali. Pero yon, commercial lang yan. Para maisip nyo na huwag kayong makontento sa Bible nyo lang ngayon, di ba? Kundi mag-aim kayo na matuto pa lalo sa malalim na kaparaanan. So yan, balik po tayo sa message, yung why do I love the Bible? Yan, bakit ba natin mahal ang Bible? Kasi the Bible gave me new life. Ayan. Sino sa inyo ang naniniwalang may bagong buhay, di ba, nabigay ang Panginoon? Di ba? Kaya nga, di ba may mga church na ang pangalan, New Life, ang pangalan ng church nila? Kasi alam natin na ayun ang bigay ng Panginoon sa atin. Eh, na nung natuto ka ng Bible, nagkaroon ka ng bagong buhay. Meron din nga tayong mga tuksuan, wow, bagong buhay, di ba? Kasi pag may nakita kang pagbabago sa Kanya, nasasabi, nag-aasaran tayo ng bagong buhay. Kasi di ba, alam nyo rin yung kanta na ano, yung ang aking buhay ay binago niya. Taas, di ba, magmula nang ako'y nagpa siya. Di ba, na talagang doon sabi niya na, ano, di ba, na dahil kay Lord, di ba, binago siya sa himala ng Panginoon, nag-iba na siya. Kaya talagang nakakabago ng buhay ang Word of God. Sa pagpapatuloy nga rin ng testimony ko, di ba, alam niyo kaming magkakapatid, kaming siyam na magkakapatid. Lahat kami, worldly kami noon. Nung hindi pa kami nagbabasa ng Bible, worldly kami, panay-worldly song din kami.
kanya-kanya kami, si Kuya Dave, rap kanya, kaila, ano, si Ate Deb, M2M, sila Ate Beck naman, R&B, mga boy band, Backstreet Boys, mga ganun. Tapos mga, si Ate Abby, mga Tagalog na mga, ano, mga bidjoke, ganun. Tapos yun, parang, ano, kanya-kanya silang mga music. Tapos ano rin, mga forma namin, worldly, kung ano ang trend, kung palakihan ng, ano, ng pantalon, lahat, malalaki pantalon, ganun. Kaya ano, lahat ng mga uso rin talaga ng panahon na yun, nakikisabay din kami. Saka hindi kami nagmumura dati, pero masahol pa kami sa nagmumura sa panlalait namin, saka negative words namin. Araw-araw din may bangayan, may nagbabatuan sa amin, may nagsusuntukan, ganyan. Kasi dami nga namin, di ba? Daming away din. Tapos, dati hindi rin kami nagtatights, kaya sobrang hirap namin. Lagi kaming wala, laging kulang, laging walang makain, walang baon, walang pambili. Yung binigay na baon ngayon, di mo alam bukas kung may baon ka pa. Ganon kami kahirap. Saka sobra kami magkakasya na kami sa dalawang noodles, ganon. Dahil sobrang hirap dati, nang hindi nagtatights. Pero yun na, ano, at saka yun, gaya rin ng mga unbeliever, ano, gusto rin namin magkaroon ng maraming pera para mabili namin lahat ng gusto namin. Tapos gusto rin namin maging artista, gusto namin sumikat. Ako nga lagi ako uma-acting sa salamin eh, kasi iniisip ko artista ako, ganyan-ganyan. Hindi ka talaga anak ng tatay mo, anak ka ng milyonaryo, ganyan-ganyan. Parang nag-acting-acting ka na ganyan, may ina-apik kang bida, ganyan-ganyan. Tapos yun, si, ano, totoo yun, si Kuya Dave naman, nag-ano siya, mag-artista na siya, nag-audition na siya. Bali, binibigyan na siya ng pampaputi eh, para mag-ready na siya sa pag-artista. Pero nung time na sinabi sa kanya, kailangan tikman daw muna siya ng bakla bago siya maging sikat. Doon na siya umatras. Sabi niya, ay, ayoko na. Ganun, nung nalaman din ni mama na gano'n, Dave, tumigil ka na sa ganyang, ano mo ganyan. Tapos si Kuya Man din, gano'n din. Pareho sila, si Kuya Dave tsaka Kuya Man, pareho silang nag-pageant din. Tapos pareho silang dancer ng school. Sobrang kilalang kilala sila. Lagi ako sinasabihan sa MNHS na, kapatid ka ni Paul? Sinong Paul ba? Eh, marami kaming Paul, apat. Sabi ko. Sabi ko, laging sinasabi, kapatid ka ni Paul, ganyan-ganyan. Kasi nga, sobra sikat sila, na daming may crush sa kanila. Tapos, yun nga, nung ano, si, ano yan, si Ate Abby naman, siya naman, kilalang-kilalang, dami rin ng liligaw, sobrang pag-uwi yun ng Valentine's, tambak na mga flower, chocolate, ganyan. Talagang ganda-ganda niya. Tapos, ayun na, yung, ano, siya rin yung binabato sa cheering. Siya yung gano'n, yung sa pinakataas, gano'n. Lagi siyang nasa cheerleader, dancer din siya, gano'n. Tapos, laging nasa galaan, di mapirme sa bahay, laging kumagala. Saka daming barkada, gano'n. Tapos sila, Ate Beg at Ate Ruth naman, parang mga siga sila sa PL Moon, mga lagi silang officer, gano'n. Tapos, ano sila, nung nagkatrabaho naman sila, sumasama sila sa mga katiwalian, sa mga pandaraya, at saka panlalamang. Sipin nyo gano'n sila sa mga, ano, sa mga trabaho nila. Tapos, ano, yung, punong-puno kami ng mga nakapaligid na masasamang kaibigan. Ano, na, kasi nga hindi namin alam na dapat pala piliin ang kaibigan. Ako naman, dahil bata pa ako, elementary pa ako, tsaka si Jo, tsaka si Tin, ang addiction na lang namin, hindi kami nakakalabas, addiction namin, computer games. Minimum na yung 3 hanggang 5 oras sa araw-araw na laro. Kasi, kaya kami ganong 5 oras lang, kasi palitan kami. Kung wala siguro kaming kapalit, babad na kami buong araw, ganon. Kaya, ganon din yung grades kung pinakita, kasi laro ako ng laro, that time. Yun, kaya ganon yung buhay namin na ano, araw-araw. Pero salamat sa Panginoon, hindi kami hinayaan ng Panginoon, ni Mama na ano, ma-involve sa mga sexual sins. Lagi niya kami binibilinan sa pananamit at pakipagrelasyon. Pero patuloy kami pinagpipray ni Mama kahit na ganun nga, na magbago kami. Kahit na yung pamumuhay talaga namin, papunta kaming impyerno, di ba? Salamat sa Panginoon kasi mula nung natutuwa na namin yung Word of God, nagbago kami lahat. Imagine nyo, ganun kami lahat. Pero ngayon, di ba, ang dami sa aming pastora, preachers, di ba? Mga, lahat kami, buong lahat magkakapatid, kaya namin mag-share ng Word of God. Ganun talaga kami binago ng Panginoon. Kasi nga, ito talaga yung theme ng Bible. Ang tema ng Bible ay ang pagliligtas sa atin ng Savior natin. Di ba? Na yung pagbibigay sa atin ng bagong buhay. Yan, number one. Ayan, yung theme niya, God's plan for the redemption of man from sin. Yung parang isipin mo, hindi ko rin akalain na kaya kaming alisin ng Panginoon sa ganong kasalanan. Sobra na naming makasalanan. Pero lahat ng power ng sin na yon, binreak ng Panginoon lahat yun. Nakalaya kami. Binigyan niya kami ng bagong buhay. Kasi yan talaga ang tema ng Bible, yung kaligtasan. And number two, beginning with promises made in Genesis. Nung Genesis pa lang, di ba, sinabi, nung nagkasala ang mga tao, pinrepare na ng Panginoon yung Savior, di ba, na darating si Jesus para, ano, yan yung verse, di ba, sa Genesis 3:15 na aapakan yung ulo ng ahas, di ba, na matatalo one day si Satan dahil ipapadala yung Savior natin. At sa pamamagitan ni Abraham, lahat na maniniwala, di ba, kay Jesus, maliligtas, kasama tayo doon. At sunod, yung, paki-next nga,
Yan yung number three, fulfilled with the coming of Jesus Christ. At syempre, natupad yung pagdating ng Savior nung dumating nga si Jesus at napako siya sa cross para kunin ang lahat ng ating mga kasalanan. Yan, yun yung mga verses dyan. Diba na, yan, and to your seed who is Christ. Diba? Si Jesus yung darating na yun. At sa, ano, yun din yung pangalawa naman, yung letter B, ito naman yung gift of the Bible. Ano yung regalo sa atin ng Bible? It tells us how we can be reconciled to God. Thank you, Lord, diba sa, ano, sa salita niya. Tinuro, nung sa Romans 5:8, diba na nung makasalanan ka pa lang, nung yung time na gumagawa ka ng masasama, mahal ka na ng Panginoon noon, namatay na siya sa krus para sa'yo. Diba kaya naman parang sa atin, diba tanggap ba ako ng Diyos kahit ganito ako? Kasi tandaan niyo yan, yung while we are still sinners, Christ died for us. Diba na ganun yung kaganda yung regalo ng Bible sa atin, na pwede tayong maging magkasundo ng Panginoon. Hindi niya tayo i-reject. Pangalawa, it reveals the gospel whereby we can be saved. Na tinuro sa atin yung gospel na ganun pala. Yan sa mga verses na yan na pag naniwala tayo sa gospel, diba, sa good news na kinuha ni Jesus yung mga kasalanan natin, maliligtas tayo. Diba, simpleng maniwala ka lang na kinuha ni Lord yung kasalanan mo, kaya ligtas ka. Yun, dun ka na naligtas, diba? At sunod, a gospel with both commands and promises. At yung regalo na to, diba, nasabi kapag pag nireject mo yung gospel, nireject mo si Jesus, makokondem ka, diba, sa impyerno. Pero kapag tumanggap ka, naniwala ka kay Jesus, mapupunta ka sa langit, magkakaroon ka ng eternal life, diba? Pakinext yung verse, yan. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. Simpleng maniwala lang tayo sa ginawa ni Jesus, diba? Kaya, yun nga sa amin, diba, talagang, ano, syempre lahat kami talaga, mula nung gano'n, binago kami ng Panginoon. Lumalim kami lahat sa Word of God. Kaya, dati, diba, from worldly song, yung mga pina-play namin, naging Christian songs. Dati, puro worldly friends yung kasama namin. Ngayon, hanggang sa naging Christian friends. Mula sa mga walang kwentang banding, hanggang sa naging Christian fellowship na. Mula sa mga pagpoporma ng world trend, di ba? Pero nagkaroon na ng modesty, ng purity. Dati, wala kaming fruit of the spirit, hanggang sa nagkaroon na ng ano, nakatuklasan mo yung attitude like Christ. Dati, peacebreaker kami, pero ngayon, naging peacemaker, di ba? At mula sa pagiging ano, pagkakaroon ng worldly desires, naging godly na yung mga desires. At yung from poverty to prosperity yung ginawa ng Panginoon. Sa mula noon natuto kami ng Word of God. Dati yung mga talents namin nagagamit sa makamundo, pero ngayon ginagamit na for the glory of God. Dati mga spiritual na patay kami, pero ngayon naging alive na kami and strong in the Lord. Diba? Ganon din tayo pag naalala nyo yung mga ginagawa natin yung mga pamumuhay dati. Diba? Ganon ang transformation na ginagawa sa atin ng Word of God. At ito pa yung through the Word of God, I was given a new life in Christ. Diba? Ayan yung mga verses natin din. Ayan, kasi diba, alam natin na nung naki-Jesus na tayo, naging new creation na tayo. Lahat ng mga dati nating buhay, nawala na. Magmula nung tumanggap tayo sa Panginoon, bagong buhay, bagong nilalang na tayo. At yan, ito pa, yung freedom from the guilt of sin by the blood of Christ, na dahil sa dugo ni Jesus, nabura lahat ng mga kasalanan natin, di ba? At tayo ay naging malinis na sa harap ng Panginoon. Sa Ephesians 1:7. Tapos sunod, yung freedom from the power of sin by the Holy Spirit. Lalo na nung nagkaroon ka na ng kapuspusan. Alam nyo, iba, kapag Christian ka lang tapos na hindi puspos, ibang-iba, nahihirapan ka sa Christian life. Pero kapag naging Christiano ka tapos puspos ka na ng Holy Spirit, nagugulat ka, nagagawa mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa dati. Di ba? Dati, antok na antok ka sa Bible ngayon. Nung napuspos ka na, gustong-gusto mo na matuto ng Bible. Yan. Kaya dahil sa power ng Holy Spirit, nakakayanan natin tanggihan yung mga dati nating mga kasalanan na ginagawa. Yan. Tapos sunod, yung see the opportunity to grow in the grace and knowledge of Jesus Christ. At yun din, di ba, dahil nga sa Bible, may pagkakataon tayong makilala pa ng lubusan ang Panginoon. Lumalim ng lumalim. Habang binabasa natin yung Word of God, si Jesus, yung mismong nakikilala natin at pinapakilala sa atin. At sunod pa, yung number 5, as Jesus promised, I was given the opportunity for an abundant life. Yung sa John 10:10 nga, di ba, na si Jesus, dumating siya that we might have life and to have it more abundantly. Na gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng buhay na malaya. Malaya mula sa mga kasalanan, mula sa gawa ng kaaway, at magkaroon tayo ng buhay na ganap, di ba? At pangalawa, dito naman tayo sa The Bible Guides Me Through Life. Yan.
Alam niyo ba, ano, ayan, yung, lalo na sa panahon kasi ito ng kabataan. Ayan, yung, ito yung mga picture ko ng kabataan. Yung panahon, kung ikaw talaga, nakilala mo si Jesus, nalaman mo yung word of God sa panahon ng kabataan mo, isa ka sa pinakamapalad ng mga tao sa buong mundo. Yan, alam niyo, nung high school ako, college, hanggang sa ngayon, lagi akong surrounded ng mga godly friends, care group, ganyan. Lagi, yan, nagpa-prayer circle din kami, nag-games din kami. Yan, at mga, lahat na mga pagganap. Yan, dito tayo, next. Eh, during my youth. Yan, sa panahon ng kabataan, alam nyo, napakapalad nyo na alam nyo na yung Bible. Kasi maliligtas kayo sa lahat ng mga, maraming mga masasamang pwedeng mangyari sa buhay nyo. Yan, sabi dito, number one, I was inspired by young role models in the Bible. Na pag may Bible ka sa panahon ng kabataan mo, matututo ka sa mga role model na meron. Gaya ni Joseph, di ba? Si Joseph who resisted temptation. Di ba nung nabasa mo, naisipin mo si Joseph, ano, ang ganda-ganda na nung ale na nag-aano sa kanya, di ba, nung asawa ng Potiphar, di ba, parang ang ganda-ganda na niyan, syempre, pinakamaganda pipiliin ng Potiphar, di ba. Tapos, ano, pero siya, di ba, tinanggihan niya lang ng ganun yun. Kahit kasi maraming mga lalaki nagsasabi, lalaki rin ako, may pangangailangan ako. Pero alam niyo, si Joseph, lalaki rin siya. Pero dahil may takot siya sa Diyos, napagtagumpayan niya yung tukso ng sexual sins, di ba. Kaya kung kabataan ka, dapat maging inspirasyon mo yan si Joseph na talagang kahit siya, di ba, nakaalis siya sa mga ganyang tukso. Ako naman, ang inspirasyon ko bilang babae, si Virgin Mary. Sabi ko, gagayain ko to si Virgin Mary. Gusto ko, pag inasal ako, Virgin Mary din ako. Di ba? Kaya, totoo nangyari yon dahil nag-inspire ako sa buhay ni Virgin Mary. Tapos yun nga, di ba, ang lesson dito, di ba, yung mga, lalo na sa mga panahon ng kabataan natin, ang laki ng tukso, di ba, ng sexual sins. Pero kung kilala natin si Joseph, sila Mary, di ba? Macha-challenge tayo na takbuhan din yung mga tukso. Kasi sila nga, nagawa nila yun. Ako pa kaya, di ba? Tapos si Daniel naman, yan. Nasabi sa kanya, di ba, itatapon siya sa kulungan ng leon pag nag-pray siya. Pero si Daniel, kahit sabihin nilang bawal mag-pray, pero dahil alam niya sa puso niya, tama manalangin. Ano, kahit tinapon siya sa kulungan ng leon, hindi siya namatay, di ba? Hindi siya kinain ng mga leon. Kasi iniligtas siya ng Panginoon. Kahit na, tsaka yung pinapakain sila ng mga unclean, yung mga karne, ganun na hindi malinis, sabi niya magugulay na lang daw sila, di ba? Kahit na, ano yon, parang siya nag-stand siya na hindi magugulay na lang kami. Ayaw namin kumain ng ganyan. Pero nakita natin, di ba, na may stand talaga siya. Sila yung mga tipo ng mga tao may stand. Na dahil alam nila na ito yung nakakalugod sa Panginoon, ito yung gagawin nila. Tapos yun, di ba, yung, ano, kapag di ba sa atin nasusuround tayo ng mga pinapagawa sa atin na alam natin hindi kalooban ni Lord, pero pag alam nyo na nindigan kayo, ililigtas kayo ng Panginoon. Kasi yung pabor ng Panginoon mapupunta sa inyo. Dati may mga ganun kami sa college, sabi ng prof, hindi, mandatory, kailangan mag-acquaintance party kayo. Parang gusto kami pa-attend nandun sa party-party nga na puro worldly, ganun. Sabi ko, ma'am, ayaw po namin umatin ang acquaintance party kasi Christian po kami. Bigyan nyo na lang po kami ng project. Ayun. Kaya alam nyo, dahil doon, di kami naka-attend ang acquaintance kahit mandatory. Kasi yun, nakiusap kami, sabi namin, ma'am, Christian kami, di kami umaatin ng ganun. Eh, yung ibang Christian, eh, mandatory, kaya nandito kami. Di ba, wala na lang gagawin. Pero yun, may mga, na maraming time sa college, sa high school na nag-stand kami, lalo nang nasa PL Moon, maraming time nag-stand ako na hindi, kahit ibagsak nyo kami, hindi ko gagawin yun. Pero may subject ba akong bagsak? Wala. Di ba, kasi lagi akong niligtas ng Panginoon. Kunwari sa mga classmate ko, ang worldly-worldly nang gagawin. Sabi ko, mga classmate, di ba alam nyo naman mak-friends kami? Alam nila kasi mak-friends kami. Sabi, di ba alam nyo naman Christian kami, church, nag-church kami, wag alisin na lang natin yung mga ganyan. Kasi ayaw namin ng mga ganyan. Yung ganda na lang para ano, pwede sa atin. Kaya ayun, pumapayag sila kasi alam nga nila na talagang nag-stand kami sa Bible. Di ba? Kaya hindi yung iba eh, kasi walang magawa eh. Talagang ito eh. Ganon. Kaya ayun kami, ganon talaga. Pinapangunahan ko yung pag-stand dati. Pero hindi kami pinahamak ng Panginoon, kundi nakagraduate ako ng hindi nakikompromise. Tapos, ito naman, pangatlo, si Shadrach, Meshach, at Abednego. Diba, sabi sa kanila, pag hindi kayo lumood sa rebulto na to, tatapon kayo sa apoy. Pero sabi nila, kahit itapon niyo po kami sa apoy, eh, hindi po kami sasamba sa ibang Diyos. Sa Diyos lang po kami. Diba? Kaya may mga pagkakataon sasabihin sa inyo ng mundo na to, i-reject niyo si Jesus, i-reject niyo yung Bible. Pero hindi ka papayag kung magiging inspiration mo tong tatlo na to. Diba? Ililigtas ka ng Panginoon sa mga kamay ng mga nananakot. Diba? Kagaya nila, sinamahan sila ng Panginoon. Ayan, dahil alam ko yan during ano pa lang ako, estudyante. Kaya nag-stand talaga ako, kahit tinatakot kami ng mga teacher na ganito, ganyan. Sabi ko, bahala na. Eh kung ano eh, hindi yan gusto ni Lord eh.
si Lord bahala sa akin sa na makapasa sa subject na to. Ganun. Kaya, ganun ngayon nangyari, di ba? Tapos, yun pa, si Timothy, di ba? Who served as an example despite his youth. Na parang sa kanya, ang bata-bata ko, tapos mag-lead na ako. Pero sabi sa kanya ni Paul, di ba? Huwag mo ngayon, let no one despise the youth. Di ba? Kundi maging example ka. Kaya si Timothy, kahit na ano, youth siya, pakiramdam niya hindi siya effective. Pero, nagpagamit pa rin siya kay Lord sa paglilingkod at sa pagtuturo kasi iniisip niya na hindi naman yung kalakasan niya yung gagamitin, kundi ang kalakasan ng Panginoon. Kaya tayo, di ba, huwag tayo panghinaan ng loob. Kahit bata ka pa lang, kundi magpakita ka ng halimbawa na pwede talaga sumunod kay Lord kahit isang kabataan. Di ba? Tapos, ano rin, dati rin, ano, parang excuse ko yan, eh, bata pa ako, huwag muna akong maglilingkod, ganyan, ganyan. Pero nung naisip ko si Timothy, ah, kahit bata pala, pwede maging leader. Pwede talaga maglingkod na, di ba? Kaya, eto, sila mga halimbawa, di ba, na nag-stand sa Word of God. Kung matalagang matcha-challenge tayo sa mga buhay nila, makikita rin natin yung gagawin ng Panginoon sa atin, pagre-reward. Tapos pangalawa, I was given wise counsel from, yan, letter A, Proverbs. Ay, meron pa pala. Ay, naligaw lang yung PowerPoint. Si Jesus pa pala, di ba? Ay, ano ba? Ano? Ayan, si Jesus. Ano ba? Hindi, nasa na ba ako? Pakibalik nga. Ayan. So, yan, sa Proverbs naman, ito yung encapsulating the wisdom of Solomon. Ayan, na, ayun nga, na dito sa Proverbs, di ba, nakikita naman natin dito na yan, tinuturo dyan yung ang dami, di ba, mag-ipon ka ng wisdom, sumunod ka daw sa magulang mo, maging marunong ka sa buhay, umiwas sa masamang babae na nang-aakit, umiwas sa masasamang gawain, tsaka huwag maging tamad. Yun yung mga nababasa ko sa, ano eh, sa Proverbs. Sa Ecclesiastes din, tinuturo sa atin yung meaning of life, di ba? Yung alalahanin ang Panginoon sa panahon ng kabataan, yan, na matakot tayo sa Diyos at sundin yung mga utos ng Panginoon, di ba? Yun yung paulit-ulit na huwag nyo akasayin yung buhay nyo sa ganyan, di ba? Kaya yan sa mga dapat ngayon, talagang yan yung pinagbubulay-bulayan yung mga puro wisdom. Tapos sunod si Jesus, di ba? Anong sinasabi sa atin ni Lord? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Unahin mong Panginoon. Alam nyo ba, yung elementary, high school pa lang kami, paulit-ulit sa amin sinasabi na unahin si Lord, seek first. Ganun, kaya mula kabataan pa lang ako, tumatak na sa isip ko, uunahin si Lord. Tapos yun nga, dahil lagi ko inuuna si Lord, talagang yun pala yung sikreto talaga ng tagumpay. Inuna ko si Lord kaysa pag-aaral, inuna ko si Lord kaysa sa ganito. Yan, parang yun, lahat nagiging okay sa buong buhay. Tapos, di ba, yung sa mga ano rin, sa mga apostles, nakita natin yung pagiging tapat nila sa pagsunod sa Panginoon. Sabi nila, follow me as I follow Christ. Di ba, na sabi nila, gayahin nyo kami sa pagmamahal, sa pagsasakripisyo, sa faith na pinakita namin, sa kabaitan, kabutihan, pag-aaral, pagbabahagi, tsaka sa kasipagan. Di ba? Yun yung mga sinasabi nila. Kaya tuloy, kahit nung estudyante ako, parang feeling ko, ang dami ko ginagawa sa school, tapos mag-outreach pa ako, magagawa akong panturo, turo pa akong Sunday school, nag-i-invite pa ako ng mga classmates sa care group. Parang ang dami-dami yung mga ginagampanan. Yun. Pero doon hindi ako sumuko kasi naisip ko yung mga disciple nga hanggang kamatayan, tapat sila na sumusunod kay Lord. Kaya nakaka-inspire, di ba, na magpatuloy sa mga ginagawa kay Lord. Tapos pangatlo, with my Bible as my guide, yan, letter A, dahil guide mo yung Bible, I avoided many of the pitfalls that plague youth, immorality or materialism. Alam niyo ba, nung second year high school ako, third year high school, fourth year high school, every year, lagi ako sinasabihan, tomboy ka ba? Lagi ako sinasabihan, lagi may mga nagsasabi sa akin, tomboy ka ba? Ganun. Sa isip ko, anong tomboy? Sa paking kaya kita. Diba? Di, parang may mga sinasabihan na, bakla ka ba? Routine kita dyan eh. Ganun, diba? Pero parang sa akin, ba't ba ako sinasabihan ng tomboy? Alam niyo, kung wala akong alam sa Bible, nun, siguro isipin ko, bakit every year may nagsasabi sa akin, tomboy ka ba? Di ba? Baka isipin ko siguro nga tomboy ako. Eh paano kung naniwala ako sa kanilang tomboy ako, eh di, siguro may girlfriend ako ngayon, hindi ako nakapag-asawa, hindi ako nakapag-pastora, baka 7 na buhok ko, kung ano-ano na ginawa ko sa sarili ko. Kaya di ba, parang isipin nyo, kung naniwala ako sa dikta ng mga tao sa akin na tomboy daw ako, parang di ba, eh di, ano nangyari, di ba? Pero dahil alam ko yung word of God, ay hindi kalooban ng Diyos na maging tomboy ako. Di ba, kaya ganun. Pero yun pala, yung mga nagsasabi sa akin na tomboy ka ba? Araw-araw ginagano ko, tomboy ka ba? Yung pala liligawan ako. Di ba? May crush lang pala, di ba? Sabihin mo kung tomboy, crush mo pala ako. Di ba? Pala mga ano, may mga ganun lang palang mga ano. Pero yun, tapos may nanliligaw pa sa akin tomboy dati. Kaya sabi ko, buti na lang, nasa care group ako, alam ko yung word of God na kung ano yung kalooban ng Diyos. Di ba? Kaya, sipin nyo na nangyari sa buhay ko kung naniwala ako sa dikta ng mga tao.
Tsaka, di ba, dahil nga sa alam natin yung Word of God sa panahon ng kabataan, nakaiwas ka sa pagka-brokenhearted, sa pagiging sawi, pag-uubos ng oras, paglalasing, maagang pagkakaroon ng anak at asawa. Kaya kung kabataan ka, alam mo na yung Bible, pwede ka makaligtas sa lahat ng mga ganong pwede mangyari. Kasi ako, alam nyo, ako mismo, ang dami kong mga classmate na mga kasabayan, niloko sila, na mga boyfriend nila, binuntis sila pero hindi sila pinanagutan. Pinpapalit-palit ng mga boyfriend, yung una, ganito yung picture niya, sunod naman, iba na naman, ganun. Tapos mga puno sila ng mga bisyo, mga hiwalayan din, at nagsisira sila ng buhay. Pero ibang-iba yung kaming mga nasa care group kasi nagabayan kami ng Word of God. Kaya parang may isip ko, grabe, salamat kay Lord na, ayun yung pagka-graduate, marami rin ako mga classmate, hindi nakagraduate kasi nga mga nabuntis sila, may anak na sila, may pamilya na sila agad. Yan, kaya ayun, na, yun din, na yun, nililigtas tayo ng Panginoon, yun, pati sa materialism, di ba? Pag alam mo na yung Bible during your youth, malalaman mo na yung mga bagay pala dito sa mundo, mawawala rin. Pero yung mga eternal things, ayun yung mga pahalagaan natin, di ba? Kaya alam nyo kung kabataan kayo, nasa inyo yung Bible, sobrang palad nyo kasi magagabayan lahat ng choices nyo sa buhay. Na ako rin, thank you Lord. Ito, so I made good choices involving life, friends, marriage, family, work. Magkakaroon kayo ng good choice kung may Bible kayo sa panahon ng kabataan. Kasi kagaya niya, nagkaroon ako ng mga ano, kasama sa care group, mga kabatch ko na mga ano, mga Christian friends, di ba? Lahat kami puro nagba-Bible kami. Tapos yung mga ano, yung mga friendship ko pa, ang tagal, ilang years, di ba, kami magkakaibigan. Yung marriage, inantay ako ng 10 years, di ba, ng asawa, na mapapangasawa ko, na walang kiss, hanggang tingin lang siya sa akin for 10 years, di ba, napatunayan kong true love, di ba? Tapos yung pamilya namin, na ginawa rin ng Panginoon na talagang Christian family, di ba? At yun, di ba, yung sa work, di ba, na natuklasan namin kung ano talaga yung gusto ng Panginoong gawin namin sa buhay. Kaya kung may Bible tayo, makikita niyo yung bright future ahead, di ba, kung makikinig kayo. Ini-offeran kayo ng Bible ngayon na dito kayo sa kalooban ko o dito kayo sa sarili niyong kalooban, di ba? Pero kung pipiliin natin yung will ng Panginoon, ang ganda ng future natin, di ba? Sunod naman, yung number four, whenever I stumbled, the Bible, kapag nagkakamali tayo, nagkakaroon tayo ng mga failures, ang Bible ay, letter A, offered me grace and forgiveness in Jesus Christ. Na kapag may time gusto ko nang sumuko kasi ano, may nagawa ako, mga hindi ko mapatawad sarili ko, pero salamat kay Lord kasi nandyan siya para patawarin ako at ibangon ng paulit-ulit. Diba kasi may mga time na nag-fail tayo, ganyan, tapos parang ayaw na natin. Pero pag naaalala mo, sabi nga pala ng Bible, lumapit ka lang, bumalik ka lang sa Panginoon. Tapos, diba, na tatanggapin ka niya ulit at papatawarin ka niya. At binibigyan niya tayo ng encouragement to get back up, to press on. Diba na hindi natin option magpakamatay bilang kabataan pag ang dami-dami natin pagsubok. Hindi natin option na magrebelde kasi si Lord yung nagsasabi sa atin na may pag-asa pa. Lagi niya tayong bibigyan ng pag-asa. At siya rin yung God of many chances, di ba, na bibigyan niya tayo ng maraming chance na ayusin ulit, simulan ulit ang lahat ng bagay, di ba? Tapos, into my old age, ngayon sa pagtanda naman natin o sa mga matatanda po, napakahalaga pa rin na may Bible tayo kasi yan, I am inspired by age role models in the Bible. Gaya naman ni Moses. Si Moses, alam niyo ba, 80 years old na siya, tumanggap pa siya ng bagong calling. Di ba, hindi yung magsasabi, eh, kasi ano yung mga, yung iba ang aga mag-retire, di ba? Ay, hindi na po ako makakatulong sa church kasi matanda na ako. Pero alam nyo, si Moses, di ba? Siya active na active at 80 years old, tumanggap pa ng bagong calling. May iba kasi 30 pa lang, magre-retire na. Yan, hirap na. Pero si Moses, hindi. Si Joshua naman, di ba? 80 years old na, leading servant pa rin. Di pa rin umaatras, di ba? Sabi niya, ay, hindi, ready pa rin ako maglingkod, di ba? Kay Moses, di ba? At tinake niya yung leadership. Leading servant pa rin at age 80. Sunod naman, si Caleb. Si Caleb, sabi niya, ibigay niyo na sa aking mountain na yun, lalaban ako. Si Caleb, palaban pa rin at age 85, di ba? Na willing pa rin na, alam niya kasing tutulungan pa rin siya ng Panginoon. Si Daniel, alam niyo ba, na hanggang 90 years old siya, nagpupatuloy pa rin siya naglilingkod sa Panginoon, di ba? Kaya yung iba, kaya nag-inspire talaga ako kaila Billy Graham, kaila Charles Stanley. Naisip ko dati, so may time ba nasusuko ako sa Christian life? May time kaya na magbabackslide din ako? Pero nung nakikita ko yung matatanda na yon, na grabe, hanggang kinakamatayan, nagtapat sila sa Panginoon. Kaya sabi ko, hindi ako magbabackslide kasi sila nga, natapos nila ng ganun katagal eh. Kaya ko rin, di ba? Kaya kung magiging inspirasyon natin itong mga matatanda, kung magiging faithful tayo, di ba, sa pagsunod natin sa Panginoon, na
Kaya ako, ang inspiration ko rin na hindi hanggang tumanda ako, hanggang mag-rapture, maglilingkod pa rin ako. At ito pa si Anna. Sabi niya, hanggang 84 years old na siya, umaattend pa rin ng 12-hour prayer marathon, prayer meeting. Diba? Nandun pa rin siya. Hanggang siya katanda. Yung iba, may ano na ako, tanda na ako, hindi na ako makaluhod. Pero si Anna, ayan, 84 na lagi pa rin nagpa-fasting at pray, di ba? At si Paul, Apostle Paul, kahit nung panahon na antanda na niya, di ba, sulat pa rin siya ng sulat at travel ng travel. Para lang maraming makarinig na ang Word of God, di ba? Kaya hindi dahilan yung antanda ko na, Pastor, matanda na ako, hindi na ako pang mga ganyan. Di ba? Pero pag inisip niya na inspire kayo sa mga buhay nila, na hanggang pagtanda, available para sa Panginoon. And pangalawa, I continue to receive counsel from, pati na rin dito, di ba? Patuloy tayo na, kahit matanda na tayo, makaka-receive pa rin tayo ng mga counsel mula sa Proverbs. Always increasing in understanding. Marami kasing matanda nagsasabi na, ano, matanda na ako, hindi mo na ako kailangan pagsabihan, bahala na ako sa buhay ko. Pero kung kahit tayong matanda, nagtitingin tayo ng Proverbs, yan, ang daming ibibigay sa atin itong turo, di ba, sa panahon ng ating katandaan. Sa Ecclesiastes naman, di ba, always reminding me of what is important. Di ba sinasabi sa Ecclesiastes na huwag kang puro aral, puro pagiging pahirap lang yan sa buhay. Huwag ka rin puro trabaho, matuto ka rin mag-celebrate. Maglaan ka ng time sa asawa, pamilya, magpahinga ka at kumain, di ba? At higit sa lahat, magkaroon ka ng takot sa Panginoon kasi one day haharap ka sa Diyos. Di ba yun yung sinasabi ng Ecclesiastes? Huwag ka masyadong seryoso dyan sa aral-aral mo at saka sa puro trabaho. Kailangan balance, meron ka rin time magpahinga at mag-celebrate, di ba? At syempre, dapat ready ka sa pagharap mo kay Lord. Yan. Kaya talagang, yun yung ano, magandang tinuturo doon. At si Jesus, anong tinuturo niya sa atin, always keeping my priorities straight. Na hindi lang tayo busy for the kingdom and not for the king. Pati sana sabi dyan, di ba, sa verses na yan, na huwag tayong mag-alala sa mga anumang bagay. Kasi pag matatanda, di ba, paano yung babayaran ko sa ganito, paano yung ganyan, paano yung ganyan. Sana sabi ng Panginoon, anong nagagawa ng mga pag-aalala natin, di ba? Kundi, sabi niya, tignan mo yung mga ibon. Hindi nga sila nagtatrabaho, pero pinapakain ko sila. Pag inaalala natin yung mga damit natin, tignan mo yung mga damo, ang gaganda ng mga flowers nila. Pero binibigyan sila ni Lord ng damit, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, huwag tayong mag-alala. Tapos letter D, the apostles guiding my life as a disciple of Christ. At sila naman ma-inspire tayo sa kanila kasi nakita natin na hanggang dulo, tapat sila sa pagsunod sa Panginoon. Kaya hindi natin pwede sabihin na sapat na yung mga napaglilingkod ko ng kabataan ako, okay na yun. Kundi tandaan natin, walang retirement sa paglilingkod. Di ba? Kasi ayan yung nakita natin sa mga apostles. At pangatlo, with the Bible as my guide, letter A, I can face the future with confidence. Di ba? Gaya nga ng sinabi sa kanta natin na, because He lives, I can face tomorrow. All fear is gone. Di ba na, pag malala na pag mga panahon na matanda, na parang naisip mo, ready ka na bang umalis sa mundo na to, ganun. Pag ano, parang iniisip mo pa, na ano na mangyayari sa mga susunod, di ba? Pati iniisip natin yung kada bukas, ano mangyayari, ganun. Pero, pagka, ano man po yung mga pagdadaanan natin sa buhay natin dito, di ba? Alam natin na ang Diyos kasama natin, hindi niya tayo papabayaan kahit ano pang mangyari, di ba? Napatunayan na natin ang paulit-ulit na tapat ang Panginoon. Yan. At letter B, I can look forward to what the Lord will provide. Di ba na, yan, yung ano rin, alam natin na si Lord magpo-provide siya, di ba? Tutulungan niya tayong mabuhay sa himalang kaparaan. Parang, paano yun? Walang ganito, walang ganyan. Pero, si Lord lagi siya nagpo-provide sa lahat ng mga anak niya, di ba? Tutulungan niya tayong mabuhay kasi binubuhay niya tayo ngayon. Tapos, number 4, and as this life comes to an end, at kapag matatapos na yung buhay natin, kailangan pa rin natin yung Bible. Kasi yan, letter A, yung Bible, it offers me the hope of the resurrection. Di ba marami mga natatakot sa kamatayan? Parang, paano pag matanda na ako, ganyan? Pag matanda ka na at pakiramdam mo malapit ka na kunin ni Lord, hindi ka matatakot mamatay kasi alam mo na kung paanong nabuhay si Jesus, di ba, mag-uli, ganun din niya tayo bubuhayin na bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan sa langit, di ba? Kaya di tayo nagtatakot sa kung saan tayo pupunta. At letter B, promises a heavenly city, a new heavens and earth, di ba? Na yung Bible, binibigay sa atin yung assurance na thank you Lord na nag-aantay sa akin yung pearly gates, nag-aantay sa akin yung streets of gold, yung river of life, di ba? Yung nag-aantay sa'yo yung mansion mo sa langit, at higit sa lahat, yung sweet face ni Jesus, di ba? Yung Diyos, yung Savior mo na nagmahal sa'yo, makikita mo na rin siya
di ba, finally. At pati na rin yung mga mahal natin sa buhay na namatay na, makikita rin natin doon sa langit. Di ba, kaya magpapasalamat talaga tayo kay Lord na thank you, Lord, binigay mo sa amin itong Bible kasi binibigyan niya tayo ng ganong assurance sa buhay natin. Mula bata ka hanggang pagtanda, meron kang assurance sa buhay, di ba? Kaya, yan nga, kahit ako, nakikita niyo ako ngayon, tsaka kami, kunwari ngayon, pastor niyo kami, pero may takdang panahon lang ang Panginoon na magpapastor kami sa inyo. Pero one day, pag tinawag na kami ng Panginoon na humarap sa Kanya, pag umalis na rin kami sa buhay ng buhay, sa mundo na ito, di ba? One day ako, pupunta na rin ako dun sa Panginoon, di ba? At pag, yan, yung Diyos na pinaglingkuran ko ng buong buhay, mula kabataan pa, di ba? Makikita mo na siya finally. Kaya sa atin din, bawat isa, sa lahat ng mga tapat din na naglilingkod kay Lord ngayon, huwag kayong mapagod kasi pinangako sa atin ng Bible na, di ba, one day makakaharap din natin ng Panginoon at re-rewardan niya lahat, di ba, ng ginawa natin para sa Kanya. Kaya yun nga, na, i-enjoy natin doon ng Panginoon forever and ever without end, di ba? Kaya yan yung promise ng Bible sa atin. Kaya naman, yan, di ba, dahil sa Bible, may saya yung buhay, maligaya yung buhay, maliwanag at punong-puno ng pag-asa. Salamat sa Panginoon kasi binigay niya yung salita niya sa atin, di ba? Kaya yun ang desire ko ngayong umaga na to, na nawa, umabot tayong lahat sa punto na masasabi natin na Lord, mahal na mahal ko talaga tong Bible na to. How I love the Bible, di ba? Dahil ganito po yung ginawa ng Bible sa buhay ko.